Sama na natin, partner, si Marvel Buena, ang chairman ng Samahang Manibela, Mananakay at Nagkaisang Terminal ng Transportasyon o Manibela. Magandang gabi sa iyo, Mar. Good evening. Magandang gabi. Magandang gabi, Sir Alvin, Ma'am Doris. Nice to see you again po. Oo nga. Si Dindo Rosales, kasama din natin ang Secretary General ng Alianza Contra PUV Phase-Out at founder ng Public Utility Vehicle Traditional Transport Sector of the Philippines o PUV Trasfil. Magandang gabi po sa inyo, Dindo. Hello, Dindo. Dindo. Wala pa. Oh, anyway, bago si Dindo, i-play muna natin ang soundbite. Kanina na lumabas sa TV Patrol ito ni Secretary Jaime Bautista. Hindi ko lang kasi mapitik si Secretary. Napakabait niyan, partner eh. Nukno ka ng bait si Secretary Bautista. Correct. Sa totoo lang. Kaya lang yung mga controversial na usapin sa departamento niya pumuputok. Kaya nung minessage natin kanina, in-acknowledge naman, at saka sabi ko, kahit hindi na po kayo kasi sobrang busy na po kayo eh. Uh-huh. Eh kaya nga nasabi ni Ramir, umuo naman. Anyway, Dindo, nandiyan ka na ba? Dindo? Ano wala? O, i-play nga natin. Ito po yung soundbite ni Secretary Bautista. Telepa-play mo nga, please. Siguro dapat pag-isipan nating mabuti yung pag-stop ng operations. No? Dapat mag-usap-usap muna. Let's understand what the issues are, no? Kasi baka hindi tayo nagkakaintindihan, no? But I think it's important that there is a dialogue between the operators, LTFRB, and this time we will have representatives from the DOTR, no? Ang problema yata ay hindi nagkaroon ng representatives ang DOTR doon sa mga discussions, no? Para maklarify ko ano man yung mga issues. O, kita mo? Si Secretary pa mismo, ha, nagsabi mag-usap-usap na lang muna. Anyway, ano reaction nyo doon, Mar? Sir Alvin, nakakatawa kasi naglabas sila ng memorandum circular na dapat yata dumadaan muna ito sa DOTR. Tapos ngayon po sasabihin na mag-usap-usap tayo. Mukhang sila po yung hindi nag-usap-usap bago po nilabas itong memorandum circular ng LTFRB na 2023-013. Oo, so, pero willing naman kayong makipag-usap kung ang kalihim na mismo ang nag-aalok. Diba? Siya na mismo, anyway, under naman sa kanya lahat ng yan. Willing naman kayong makipag-usap to avert the strike next week. Sa isang condition din po, Sir Alvin, kailangan scrap po muna nila o i-suspend po yung memorandum circular na inilabas po nila. Hindi pa ba binabawi yung deadline na yon? Hindi pa eh. Hindi pa po binabawi, Ma'am Doris. Tama po kayo. Nakalabas pa rin po siya ngayon at effective pa rin po siya ngayon. Si Dindo ba'y nandiyan na? Dindo? Dindo? Pindot ang audio. Pakipindot ang audio mo, Sir Dindo. Dindo, pakipindot mo yung ano, yung parang mukhang mic, yung icon. Nasa kaliwa. Dindo? Okay na? Ayan, Dindo, okay na. Magandang gabi sa'yo, Dindo. Good evening. Magandang gabi po sa inyo. Opo, narinig nyo po yung pahayag ni Secretary Bautista. Baka pwede daw pag-usapan muna bago nyo ituloy yung transport strike. Actually, yung sinabi ni Secretary Jaime, ng DOTR. Opo. Matagal na kami nagkakaroon ng mga negosasyon. Mm. Actually, nung nilabas po yung department order noong 2017, yung kautosan ni Arturo Togade, December 11, maganap yung hearing kay Senator Crespo, nag-file na kami ng petition at naging bahagi kami ng iba't ibang partisipasyon ng pagtutol para buwagin yung department order. Hanggang sa kasalukuyan po, yung sinasabi ni Secretary, dahil bago lang po siya nakaupo dyan sa ano ng DOTR na pumalit kay Secretary Arturo Togade, eh marami na pong naganap. Particular po dito sa Marikina, dahil ako nga po yung pangunahin ng petitioner at tumututol na umihiling na buwagin na yung department order na yan at buwagin yung Public Utility Vehicle Modernization Program, dahil ang nagiging katanungan ko ngayon dito, eh bakit hindi sinasagot yung mga pinadala ko mga petition? Hanggang ngayon po may petition pa ako doon sa bagong kay Atty. Tia Paliguades ng LTFRB. Opo, hindi nga po nasagot eh. But anyway, yung tanong ko is, are you willing to sit down
with the secretary after his appeal. Usap daw muna. Oh, willing kami. Yun nga rin po yung matagal ko nang hinihintay. Dangan ka lang, hindi ako naiimbitahan sa tuwing magpapatawag ng meeting dahil mas nagiging priority nilang ipatawag sa mga pagpupulong ang mga pangulo daw o mga leader ng transport sa national na siyang sumusuporta sa modernization. Kaya kami mga tunay na leader na nagsusulong ng pagbuwag sa department order ay hindi napapatawag at hindi nabibigyan ng pansin yung tunay na karaingan ng mga traditional jeep para sa bantang pag-phase out. Okay, okay. Para nakatuto sila kung sa mga leader, sa mga nakakausap nila mga mapagpanggap daw na leader. Ako taasan ko lang sinasabi yon. Okay? Taasan ko lang sinasabi na kaya hindi na napapansin ang mga wala nang nagawa ang mga asosasyon para pigilin to dahil sa takot na nga doon sa inilabas na order memorandum circular ng LTFRB. Okay. At yun nga po, yung kung pag-uusapan po yung sinasabi yung willing ako makipag-usap kasama ang mga iba't ibang mga leader namin dito, particular sa Marikina, kasama sila sila kasamang Mar, eh handa kami sa isang kondisyon. Opo. Na hindi na ako makipag-negosasyon dahil may naisang pa na po ako dito sa Marikina ng reklamo at ganun din sa LTFRB na hindi nga po sinasagot mula pa po doon kay Attorney Cheloy na siyang unang bagong tinalagang chairman ng LTFRB. Opo, opo. Na nagpalit-palit na hanggang sa ngayon walang sumasagot dito sa mga petisyon ko. Yeah. Hanggang okay. Dito na nga sa Marikina ay ipinail ko na ng formal yung reklamo sa lokal na pamahalaan sa konsyo ng Marikina dahil may isang department dito ng Marikina na naglabas ng order na sinusunod niya yung kautusan ng department order at sumunod doon sa PUB Modernization Program. Okay. So, kaya nakatuto ka ngayon dito sa pagpapail ng reklamo na inireklamo ko na po yung isang ahensya dito. Sige ng po. PSR at PSS Marikina at pinatatanggal ko na nga yung hepe dahil sa paglabag nila doon sa Republic Act 4136 dahil sa pag-submit nila ng department order nung kautusan na Dindo. Yan. Balik muna natin kay Mar yung usapin. Ano, at sa'yo din, mamaya, ano, gaano kalaking transport strike itong isasagawa ninyo next week? Kung sakasakali hindi umubra yung pag-uusap, ano ba ibig sabihin ito? Mapaparalisan nyo ba yung majority ng public transport sa Metro Manila? Pero, ito ko muna, si Mar po muna, tapos kayo, Dindo. Para hindi tayo magulo. Naniniwala ako sa panapagan ni kasamang Mar at susuportahan ko yan. Sisiguraduhin namin, mapaparalisa namin ang buong transportasyon sa isasagawang pambansang panawagang nationwide transport strike. Okay. Subalit, ipapaano pa rin namin ang magiging epekto nito sa mga pasahero. Okay. Sige po. What about si Mar? Si Mar, pasalitay natin. Mar, gaano katindi itong kasi pag tiningnan mo, wala yung mga traditional na nakikita natin sa media, di ba? Nakikita mo yung piston, pasang Mazda, Fedjudap, Acto, El Tap. Ang dami nila niyan. Ang tawag baka Magnificent 7 at ang tawag sa mga yan eh. Go ahead, Mar. Sir Alvin, paliwanag ko lang po. Ano? Yung unang katanungan nyo kanina, kung yung dun sa datos, bibigyan ko kayo. Mm-hmm. Halos nasa 50,000 pa po yung mga traditional jeepneys natin. Dami pa. Dito pa lamang po yan sa NCR. 45 to 50,000 po na traditional jeepneys. Bukod pa po yung UB Express. So, ang pinaka-realistic po dyan, nasa 40,000 po pag combined nung jeepney at UB Express dito pa lamang po sa NCR. Wala pa po yung mga nasa probinsya. Paliwanag ko rin po, Sir Alvin, na nag-post lamang po ako noong Saturday kasi binugbog po ako ng kahit kung kani-kanino po naka-affiliate na mga transport organizations o associations na ikasana natin yung Tigil Pasada. So nakapag-decide po ako kahapon, tinignan ko kung saan po itong mga naka-affiliate. Sabi ko, kahit wala po yung mga malalaking transport leaders, kayang-kaya na namin to. Basta lahat po yung mga asosasyon at panguluhan po
na nandito po sa NCR at sa iba pang panig po ng ating bansa ay makakasama namin. Sobrang overwhelming po kami kanina dahil akala ko kami lamang po, pero nandoon po yung mga miyembro po ng ACTO, nandoon po ang miyembro ng Piston, ang ibang miyembro po ng PEDUDAP. Hindi po maikakaila yan kanina. So hindi po aware yung mga miyembro nitong mga grupo na ito, despite po na nagparating na ako sa kanila ng mensahe tungkol po doon sa Tigil Pasada na dapat mag-meeting po kami ng umaga bago namin ilabas sa press con kung kailan po ito. So lalo pong lumakas yung aming kalooban dahil hindi po kami magkasya kanina, Sir Alvin, na talagang... Nga talagang nakakakilabot din kasi talagang yung datos ng LTFRB na inilalabas nila puro po kasinungalingan doon po sa nakikita natin na nasa kalsada po ngayon. Okay. Doris, gusto ko lang malaman, ano, bigyan nyo kami ng idea anong mangyayari sa Lunes. Talagang walang jeep na babiyahe? Unang-una po, may caravan kami na papunta po ng LTFRB, magsasama-sama kami papunta po ng LTFRB. Itatambak po namin yung mga sasakyan namin doon, bahala sila kung anong gawin nila. At pagkatapos po noon, diretso po na Tigil Pasada po yun at nasa bahay lamang po kami, nasa garahe po yung aming mga sasakyan kung makakauwi po. Okay, pero ang sinasabi ninyo, isang linggo yan na Tigil Pasada. Kakayanin nyo ba? Paano ang kabuhayan ninyo kung hindi kayo papasada? Oo. Napakagandang tanong po, Mama Doris. Kinaya po namin nung panahon ng pandemya. Ngayon pa po ba, noong mga panahon po na yon, nalagpasan namin na wala pong matirahan, namamalimos po yung aming mga kasamahan. Ngayon pa po ba na ito ay isang linggo lamang at mas matindi po yung ibibigay sa aming dagok, mas matindi pa po sa pandemya dahil hindi na po kami makakabalik, Ma'am Doris, June 30. Wala na kaming prangkisa kinabukasan kung wala kaming PA. Kolorum na kami. Mm. At hindi na po kami makakapag-renew po ng aming franchise, mga rehistro. So pagkahinuli po kami, impound po yung aming sasakyan. Yeah. So tutubos ka. At kung makutubos mo pa, kung may pantubos ka, paano po pag wala? Napakahirap din po ng biyahe. Lumalaban kami ng parehas para po may maiuwi, Ma'am Doris, yung aming mga kasamahan. Dindo. Pero yung tatanggalan na po kami totally at tinuldukan na ng LTFRB yung aming hanap buhay at pamamasada, tinaningan na ito ng hanggang June 30. Yeah. Magbubulag-bulagan pa po ba kami? Magbibingi-bingihan pa po ba kami? May pakiramdam din po kami. May pamilya po kami na sinusuportahan po. Ma'am Doris, humihingi po ako ng paumanhin sa ating mga mahal na mananakay. Kung sinasabi nila na kami po ay makasarili, dapat din po namin intindihin yung aming mga sarili at pamilya. Mas mahirap po kung hindi po namin ito iintindihin ngayon at pababayaan po namin na mas wala po kayong masakyan sa mas mahaba pong panahon. Mas mahirap po ito. Sana po magtulungan po tayo na sana maintindihan nyo din po kami. Kung gusto nyo pong may maiuwi kayo sa pamilya nyo, makapasok kayo sa trabaho, ganun din po kami. Yeah. Kaya po nagsusumamo po kami sa inyo na sana po maintindihan ninyo. Yeah. Yung amin pong damdamin, yung amin pong hanap buhay, hindi po ito biro. Hindi po namin alam kung saan po namin dadalhin yung mga madi-displace po na mga drivers, mga transport workers, mga operators na dito na lamang po umaasa. At karamihan po sa mga operators po na ito, mga senior citizens na. Ano po ang plano dito ng gobyerno po? Pwede po ba itong pumasok sa bangko, sa construction, maging construction workers? Kung senior citizen ka na, 60 plus ka na yung edad mo, pwede pa po ba ito na kami po, na mga simpleng drivers, papapasukin po kami sa mga call centers na hinahihirapan din po sa mga requirements pa lamang. Wala po malinaw po na programa kung saan po kami dadalhin. Ang iniisip na po ng LTFRB ngayon, pag phase out po sa amin sa June 30, yung contingency plan na ipapalit po sa amin, yun po yung pinakamabigat kung bakit po ako nagdeklara, Sir Alvin, Ma'am Doris, ng Tigil Pasada. Okay. Sige. E sir, kausapin natin si Dindo kasi sa totoo lang, kanina lumabas din yung angulo, hindi po sila tutol sa modernization. Kaya lang hindi nila kakayanin. Hindi ba, Mang Dindo? Hindi kakayanin ang mahal eh. Actually po, sir, sa simula pa lang, nung mag-usap kami ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos,
No March 19, 2022, nangangampan niya ang Pangulong Tada ng Bongbong Marcos. Sinabi ko sa kanya, mahal na Pangulo, hindi kami tutol sa modernisasyon. Tama. Hindi kami tutol sa anumang pagbabago. Ang tinututulan namin dito ay ang eskema ng pagpatay at pag-agaw sa ari-arian ng mga maliliit na single operator at piliting kami pumasok sa consolidation para himukin kami piliting kumuha ng utang. Tama. Yan po yung tinututulan namin. Oo. Ang ay, pero kung kalaban dito ay rehabilitation. Yeah. Dindok, kung sakasakali lang, sabi ng gobyerno, imbis na 160,000, gawin namin parang 25%, one-fourth na kung ano man yung halaga nung modernized jeepney. Kakayanin na ba? O hindi pa rin? Masyado pa rin malaki ang 75%? Actually, sa kung aking sa personal opinion ko, wala na pong ganung deal. Ah, wala na. Ayoko na pong makapag-deal o makapag-negosasyon kaugnay sa programa ng PUB modernization. Ang okay. aking pong stand ngayon ay ibalik na yung mga prangkisa ng mga traditional jeep namin dahil sa totoo lang po, ang tumatakbo ng lahat ng pampublikong transportasyon natin sa buong bansa ay puro kulorum na po siya. Dahil nga po, bakit ko po siya sinasabing kulorum at illegal na dahil kinuha na po ng mga modernized minibus na to yung mga prangkisa namin pinalitan ng LTFRB ng PA. So kaya ang tanong ko ngayon authority. Ay dahil ang programa ng LTFRB ay Public Utility Vehicle Modernization Program general. Itinutok lang nila yung programa nila ngayon sa mga jeep pero ang katotohan ng PUB Modernization Program ay general. Lahat ng moda ng transportasyon ng mga tradisyonal mula sa jeep, tricycle, bus, taxi, UV Express ay kanilang nakatakdang i-phase out. Phase out. Yeah. At pinipilit pumasok sa consolidation at pumasok sa programang PUB Modernization. Yeah. Na yun po yung ayaw namin. Tama, okay. tama. Anyway, balikan ko lang si Mark. Sige partner, last mo na, may commercial pa. Sige, go. Mark, sabi nyo kasi isang linggo ito, anong paghahanda ninyo mga chopper, mga operator? Kasi naalala ko pagka nagwewelga kayo, kanya-kanya kayo eh. Sama-sama na nagluluto, nagbibigay ng bigas, yung mga ganyan. Ganyan ba ang ginawa nyo ngayon? Actually, Ma'am Doris, kanina bago kami naghiwa-hiwalay after ng press con, nag-usap-usap kami ng contingency din para doon sa ating mga magtitigil pasada na matulungan din po sila. At naghahanap din po kami ng mga kaparaanan na kahit yung isang linggo po, may itawid din po nila. At talagang pagsisikapan po namin na makapag-ipon po ngayong linggo na to para po mapaghandaan yung pagtigil pasada po. At madagdag ko po yung PUB Modernization Program, talaga pong may mga pagbabago naman. Hindi nga kami tutol, pero hindi po pwedeng walang magbago. Okay. Sige, thank you ha. Good luck po sa inyo. Mang Dindo, thank you ha. Mark, thank you. Maraming salamat ha. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Yung dalawang transport leader natin, si Mar Valbuena, chairman ng Samahang Manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon o Manibela.